Eto po mga kapuso, leksyon po doon sa mga tutulog-tulog na gwardya, hindi po ang binabantayan kundi ang mismong gwardya ang pinagnakawan. Yun po pagtali ng suspect sa bag ng gwardya na naglalaman ng kanyang service firearm na hulikam. Balita natin ni Julio Segovia, exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking naglalakad pero kalaunay naghiwalay rin. Tagamasid ang isa, habang ang isa umikod sa truck na nakaparada sa tapat ng isang tindahan sa Tondo. Sa isa pang anggulo ng CCTV, dahan-dahang naglakad ang lalaking ito na animoy may sinisipat na gamit. Maya-maya pa, inakyat na niya ang guardhouse. Hanggang sa nahulikam na siyang bit-bit ang isang bag. Ang nanakawan ng bag, ang gwardyang si Isagani Engana. Naka-duty siya pero nakatulog kaya nalusutan ng mga kawatan. Ang laman ng bag, ang kanyang baril. Nung pagdating ng 1 o'clock, nakatulog po ako. Yun, pagising ko, sir, wala na yung ano, yung baril at saka yung bag ko. Kasi yung baril nakalagay nun sa bag. Yun, sir, pagising wala na. Hindi na nagreklamo ang tindahang pinagtatrabahuhan ni Engana. Ang security agency naman niya na inabutan namin sa pulisya, hindi nagpaunlak ng panayam. Pero tiniyak na mananagot sa kanila ang gwardya. Bukod sa suspensyon, pababayaran din daw kay Engana ang nanakaw na baril. Sa amin, wala siyang criminal liability. Kaya lang doon sa part ng pinapasukan niya, mayroon siya doon administrative na kaso. Through his negligence dahil nawala yung baril. Kaya paalala ng pulisya, hindi lang kay Engana kundi sa lahat ng gwardya. Hindi siya, wag silang patulog-tulog. Kailangan maging alerto sila 24 oras. Julio Segovia, GMA News.